Welcome po dito sa Ron Motor Repair. Ito po yung aming ginagawa ngayon, Raider JFI. So ito guys, galing to sa ibang shop. Hindi nila nadali, dinala na dito sa amin. So ito yung box nung kinabit natin ignition coil. So bali ang story ng motor na to, pinatan nila to ng ECU. So ito yung dating gamit na ignition coil ni Bossing. Itong brand niya, Apido. So guys, iwasan nyo yung brand na yan. So yung kinabitan natin siya ng bagong ignition coil ulit, yung orig. Pati itong kanyang ECU, bago na rin to. So sa makatuwid, yung dating nabili ni customer na ECU, na bagong bili niya rin, so nasira rin yun. So ito na yung kinabit na namin, start natin. So ayan, mandar siya pero nakuryente lang yung testing. So ulitin natin yung pag-start. Dinala siya sa amin guys, wala siyang kuryente. Pero bago yung ECU ah. So start ulit natin para makita nyo. So ayan, okay na andar niya. Medyo nagka-dobli-dobli lang gaso si customer. Kasi itong ECU na to, bago na ulit siya. Tapos itong ignition coil. Bali, sabay na namin siya pinalitan. Bali, yung bagong bili niyang ECU nung nakaraan, nung dinala sa amin, nasira ulit guys. So, ang nakasira, sasabihin na namin, yung ignition coil. So, yung brand po ng ignition coil na yun, iwasan nyo po. Dahil pag nasira yung ignition coil, pati ECU nyo, masisira. Kagaya na nangyari dito. Bali, nakadalawang beses siya bumili ng ECU. Dahil lang doon sa ignition coil na yon. So, ito na siya guys. At okay na. Naikabit na rin lahat ng cover. So, share lang po ito. Huwag po kayong gagamit na ganong klaseng ignition coil. Much better kung stock parts na lang po. So, maraming salamat po sa panonood.